Hi, kamusta inyo lahat? Ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga apps na napaka-helpful sa akin as a student. At ngayon, i-share ko siya sa inyo just in case na baka makatulong din sa inyo. Hindi siya necessarily na mga favorite apps ko dahil nasa ibang video yun. Kung yun ang hanap mo, click ka lang sa dito. Pero kung gusto mo ng apps na very useful sa mga students, stay ka lang. Ngayon, ang number one na app na very useful sa akin bilang student ay Alarmy. Ito ay isang alarm na app. Halata naman sa pangalan ng app, di ba? Itong app na to ay hindi ako na-fail. Ito yung ginagamit ko para gisingin ako na maaga. So, anong kinaibahan na to sa ibang mga apps na pang-alarm? Dito sa alarm app na to, bago mo mapatay yung alarm habang tumutunog, kailangan mo munang tapusin yung missions. So, ibig sabihin, mapapagising ka talaga. For example, meron ditong mission na pwede mong i-shake yung phone mo sa specific number of times para lang mapatigil yung alarm. Meron din na magsosolve ka dito ng math questions. Meron din dito mag-i-scan ka ng QR code para mapabangon ka talaga para lang mapatay mo yung alarm. Meron dito mga pre-installed na mga alarm sounds na malalakas na makakapagpagising talaga sa'yo. Kaya kung ikaw ay heavy sleeper o may pasok ka ng maaga, itong app ay para sa'yo. Yung susunod naman na napaka-helpful sa akin na app ay Office Lens. Itong app na ito ay ginagamit ko sa pag-i-scan ng mga assignments, pag-i-scan ng mga papers, mga ginagawa kong seat work na kailangan isulat, for example, mga math equations. So, dito sa Office Lens, pag magpipicture ako ng mga assignments ko, basta malinaw lang yung picture mo, siya na bahalang mag-ayos ito at magpaganda, mag-shape nito, na para magmumukhang nagpa-scan ka. Meron din ito mga filters, kaya kahit pangit ang lighting ng pagpipicture mo ay maayos ito. Yung pangatlong app na very useful sa akin bilang student ay isang note-taking app at iyon ay Simple Note. Very minimalist design siya at very intentional. So, kung ikaw yung tipong gusto mo ng organized at malinis na note-taking app, ito ay para sa'yo. Itong simple app ay meron nitong markdown na pwede mong baguhin yung anyo ng isang text. For example, pwede mong gawing ang isang paragraph na bold or gawing mong italic or heading. Ikaw bahala. Pero hindi siya yung typical na markdown. Kailangan mong maglagay ng mga certain codes sa simula ng sentences bago siya magkaroon ng pagbabago. Pero ngayon, lumipat ako sa Google Keep. Bumalik ako actually kasi yun talaga yung ginagamit ko noon pa. Lumipat lang ako dito sa Simple Note kasi malinis siya pero nagka-problem ako sa pag-sync in niya sa cloud. Hindi siya tulad ng Google Keeps na kapag nag-type ako sa phone ng notes, automatic kapag bukas ko ng Google Keep sa laptop or sa kahit anong device, naka-sync in na agad. So sa ngayon, nasa Google Keeps ako. Pero nasa phone ko pa rin yung Simple Note just in case na maging maayos sila dito. Ang pang-apat naman na app na very useful para sa akin, sana hindi nakikinig ang mga prof ko, ay Photomat. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ang Photomat ay taga-solve ito ng mga math problems mo. Yung Photomat kasi noon, kapag naghahanap ka ng sagot, napaka-detailed ng solution na binibigay. Pero sa ngayon, may solution pa rin na binibigay, pero kulang-kulang. Kulang-kulang yung mga solutions dahil pinapromote nila yung pagbabayad mo sa app para makuha mo yun. Pero nevertheless, napaka-useful nito para sa akin bilang pang-check kung tama ba itong ginagawa ko sa assignments o sa seat works na meron ako bilang isang EDUC major in math. Yung last naman na app na meron ako, at hindi ko alam kung meron ba to sa ibang phones or especially sa Androids dahil itong app na to ay Samsung keyboard. Pero applicable din ito sa SwiftKey keyboard dahil medyo similar lang sila. Nagustuhan ko lang yung Samsung keyboard dahil mas maayos siya at mas malinis tingnan. Hindi tulad ng sa SwiftKey na parang medyo pang techie masyado yung styles ng mga keyboard design. Dito sa Samsung keyboard, makakapag-type ka na mabilis at pwede mong iswipe-swipe yung mga salita para sa mas mabilis at 100 use. Meron din itong spelling check pero hindi siya yung pang-English lang. Meron din siyang pang-Filipino. Meron din itong very useful na clipboard na pwede mong ipin doon at kung kailan mo pwedeng gamitin yung specific sentences na meron ka or phrase, pwede mo lang siya ilagay yung buong yon pero itatype mo lang yung mga keywords. Maganda rin yung size nito at itsura sa mata dahil medyo round yung itsura niya. At yung mga designs nito ay stress-free dahil mga simple lang siya. Pero at the same time, yun naman yung mga kailangan mo talaga. So yun yung mga apps na meron ako na ginagamit na very useful sa mga students na katulad ko. Kung meron man kayong naiisip na iba, comment nyo lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, isend nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!